Good morning mga ka-Tito Bar! What's up, what's up? At tayo po ay taos puso nagpapasalamat at na-hit na natin po ang 600 subscribers! Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at patuloy na sumusubaybay sa ating YouTube channel. At ako po ay patuloy na mag-upload ng mga videos at mag-share ng aking karanasan patungkol sa pagbiyahe ko po sa Lalamove. Ako po ay hindi nagyayabang o hindi ko po pinagmamalaki yung kinikita ko dito. Bagkos sa ito po ay para ma-inspire po ang karamihan po na kababayan natin na naglalamove. Bagamat sobrang napakahirap po ng pagbiyahe sa Lalamove dahil damang-dama po natin yung init ng araw at higit sa lahat ay yung iba't iba pong customer yung ating pong nakakatagpo. Kahit na talagang sobrang baba pa rin po ng rate ni Lalamove ay tayo po ay patuloy na mag-encourage sa mga kasamahan po natin sa Lalamove at sa mga ating pong matalik na kaibigan, sa mga nagsusuporta po sa atin sa ating channel ay maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking laging ina-upload, ano? Tayo po ay naghihintay na ng booking ngayon sa Lalamove. Tayo po ay biyahe muli sa buong maghapon. Uminit man o umaraw ay patuloy po tayong maghahanap buhay para po sa ating pamilya, ano? At sige po, samahan niyo po muli ako at maraming salamat po muli sa lahat na sumusuporta po sa aking. May booking na po tayo mga ka-Tito Bar at kukunin ko na po dito sa A Luna Mandaluyong, malapit lang po. At kaya ito ang una kong pinick up dahil wala tayong load sa Lalamove. Ito ay paid by Lalamove. Ibig sabihin, yung bayad nito ay sa wallet ng Lalamove. Magdadirect. At pwede pa rin nating sabayan to dahil konti lang naman. At pick upin na natin. Let's go! At nandito na po tayo mga Tito Bar sa ating first pick up. Ito yung preyon ng aircon ng sasakyan. Dadalhin ko lang to sa may Victory Liner, sa may Monumento. 20 ano daw to? 20 preyon. Kasyang-kasya, maluwag pa. Titingnan ko kung may makasabay kasi medyo nagmamadali daw to. Okay lang din kasi first booking natin to. At balik na uli tayo sa normal day. Busy na naman ang kalsada. At syempre normal na naman yung ating booking sa Lalamove. Wala siyang high demand. Or mamaya merong may mga high demand dyan pagka hapon na or pagka dumami na yung mga pick up. Okay, at matatapos na ng ikarga ni Brad at i-deliver ko na to, mabilisan lang para doon kasi sa Caloocan maraming booking doon. Try nating mag long distance. Sige, ingat po tayo sa ating pagbiyahe. At nandito na po ako sa Victory Liner upang ibaba yung sinakay namin na preyon. At ang bilis si Sir, nandito na. Ayan, siya din kasi ang nagbaba. At abang-abang na po tayo ng another booking. Parang gusto ko mag long distance kasi ang dami ng lumalabas na long distance. May Cavite, may mga pang San Fernando. Pipili tayo ng maganda-ganda. At i-update ko kayo pagka nakapili na tayo. Alright. At yan mga ka-Tito Bar, habang binababa natin yung mga preyon, ay may na-pick up na po tayong pangalawang booking at dadalhin po natin to Mandaluyong. At
may additional po si customer. Kaya ito yung ating sinabay, 600 kg lang. 600 plus po yung kanyang babayaran. Titingnan natin, baka konti lang to, eh, isabayan na natin. Okay, pick upin na natin. At nandito na po ako mga katito bar sa second pick up natin. Ito, sinasakay na namin ni Brad. Anong pangalan mo kuya? Mike Tintativa sir. Ha? Mike Tintativa. Mike? Wow, si Mike. At nandito ako sa loob para isalansan. 12 bucks daw ito. Magagaan lang siya. Mga upuan. At yan po, naisakay na namin ni Kuya Mike yung mga upuan. At napakagaan lang. Tapos ang laki pa ng space ng sasakyan natin. Kaya syempre, mag-aabang pa tayo ng another booking. Okay, thank you, okay, Kuya Mike. Mag-signature na naman sir. Yun, sikat na naman si Tito Bar, magsisignature na naman. At habang tayo nagpapahinga at naghihintay ng booking mga ka-Tito Bar dito sa malilim ay may pumasok na uling booking. At yan, tamang-tama ang na-pick up ko, pamandaluyong din. At sabi niya 1 piraso lang pero mahaba, na hindi yun kasya sa L3, pwede lang daw yun sa Nissan Urban o Travis. Kaya goods na goods, at kuha natin to, pick upin na natin. Let's go. Ipapakita ko lang sa inyo mga ka-Tito Bar yung setup ng sakay ko. Ito, flat na flat siya. At napakagagaan po niyan. Kaya pwedeng-pwede tayo magsakay ng kahit 1,000 kg pa yung ating mga pickup. Oy, walang problema. At natawagan ko yung isasabay natin, yung pang-tatlong booking natin. Ay mahaba lang daw. Kaya sakto-sakto yan sa Cimarron at sa ganitong Nissan Urban. Mahaba po kasi ang Nissan Urban. Kumbaga kahit 10 feet po yung isakay dito ay kasyang-kasya. At malapit na tayo sa pangatlong booking natin. Tignan natin kung ano yung mahabang yun. Baka pipe, ano? At dyan mga ka-Tito Bar, na pick up ko na itong mga pipe. At ito, di-deliver ko ito sa Mandaluyong. Okay, let's go. At nandito na po tayo sa delivery. Drop off. Ito. Nadalhin pa pala ito ng Mindanao. Okay. At may na-pick up na po ulit tayong pang-apat na booking. Wow! Sobrang init po ngayon. Grabe. Talagang masakit sa ulo. Hindi ko naman mabuksan ng tuloy-tuloy itong aircon dahil tumataas yung kuwan temperature. At nandito na tayo sa pick up mga ka-Tito Bar. Ang system nito pagdating ko dito sa pick up, yung isasakay sana ay wala na daw doon. At parang buy and sell pala yon, nabili na ng iba. So sabi ko, paano sir yung booking na to, i-cancel na lang. Sabi naman dito sa pick up, pa-cancel mo na lang, tapos yung babayaran niya dyan sa'yo ay babayaran ko na lang kahit hindi mo na i-deliver. Okay na okay ano, dahil pinuntahan ko lang yung pipick upin ko sana. Nung wala na po tayong pick up, binayarin din naman yung total na shipping na dapat pupunta pa ako ng Cubao para dalhin. So okay na okay to. At yun nga po, siyempre anong gagawin natin, di tatanggapin natin. At sila na lang yung mag-usap, yung bumibili na nag-book at itong pagbibilhan. Sa madalit salita, umalis na tayo doon at hanap uli ng booking.
At ito po, may na-pick up na muli tayo. Isang maliit na freezer. At saka may kasama siyang mga ice cream siguro to. Dadalhin ko sa Karami. At sige po, di-deliver ko na. At shout out po sa may-ari ng Puno ang nakalagay dito eh. Chocolate ice cream. Nagsakay tayo nung kanilang supply at may pre-taste kay Tito Bar. Thank you po. Tamang-tama, mainit pa naman ang panahon. At yan po mga ka-Tito Bar, back to normal na naman ang ating pagbiyahe. May kasama ng traffic. At kanina pa tayo dito sa Mandaluyong. Ito po yung kaibahan ng holiday at non-holiday. Yung regular na araw talaga, napakahaba dito ng traffic. Lalo na yung papunta na ka doon, kasi ako dadaan sa may ano, sa ilalim ng EDSA. Makaliwa tayo mamaya. At ito yung kaganapan dito sa Mandaluyong. At dyan po, may pang-anim na tayong booking mga ka-Tito Bar. Apat na upuan lang, dadalhin natin sa Kainta. At nandito na tayo sa may Robinson Galleria. At napaka-traffic. Naku, nung isang araw lang dumaan ako dito, napakaluwag. At nung bumalik na ang regular day, may pasok na ang lahat, ay ito po. Ito na po ang kalagayan ngayon ng traffic dito sa may Robinson North Vigas Avenue. At kanina pa po tayo dito, kukuha pa sana ako ng kasabay nito, kaso mahirap nang bumalik pagka ganito yung ano, yung traffic. Kaya tsatsagain ko ng ibaba muna to bago ako pumuhali ng pickup sa Kainta. At yan mga ka-Tito Bar, na ibaba na natin yung apat na upuan. At grabe po ang traffic dito sa Pasig, ano? At ngayon po ay hintay-hintay muna tayo ng booking palabas ng Manila. At grabe yung pagpasok lang dito sa subdivision dito sa Pasig, may binabayaran agad na 100, pero yun may sagot ng customer. Kaso namamahalan lang ako kasi apat na upuan, nag-charge sila ng 100 agad. At tayo po ay maghahanap muna ng merindahan dito. Hindi pa nakakapag-merinda si Tito Bar. Okay, salamat po. Binabi na tayo mga ka-Tito Bar dito sa may SM Taytay. At kanina nag-ano ako dito, nag-pares. At may dala na rin akong booking, dalawa, papunta ng Commonwealth. May naihatid kasi kanina ako dito, tapos ito ang nakuha ko. Isang batasan at saka isang lagro. So paggabi na naman, madali lang tong i-deliver, kaya sayang din naman. At maganda-ganda yung bigayan nitong ano, nung palagro. At nandito na po tayo sa may Marikina. Ito pong dalawang to ay pang-walo nating booking. At maaga pa naman, baka pag tayo nakakuha pa ng pamanila doon ay blessed na naman si Tito Bar. At okay, relax lang tayo kasi nga kagagaling ng trapikan kanina, ngayon ay maluwag-luwag na. Maganda yung pagbiyahe ng ganito, yung mga ganitong oras, para malamig. Hindi na siya mainit, ano, kangina po kasi sobrang tindi ng init ng araw. Kahit mag aircon ka, talagang grabe, kawawa yung ano, yung makina pagka nakahinto.
At ito naman pong si Maron ay may aircon pa, pero pag bumabiyahe ako, sanay na rin kasi ako na hindi nag-aircon. Dahil noong ginagamit ko po yung aircon, malamig po ang aircon ng Nissan eh. Ang problema, pagka lumalabas tayo at halimbawa may mga bubuhatin, siyempre papawisan ka sa labas, tapos pasok mo dito sa sasakyan, nagkakasakit, mahina yung ano ni Tito Bar, mahina yung dibdib, ano? Mahina yung baga. Kumbaga pagka nalamigan, nang nakatutok kasi ay inuubo tayo. Kaya mas maganda pa, mas gusto ko pa yung pinapawisan ako. Yun ang pinaka the best doon. Kaya ito, relax lang tayo. Tayo ay para lang namamasyal araw-araw. Yun yung aking ano dito, hindi kumbaga hindi ko iniisip na ako nagtatrabaho. Ito yung ano ko, para ma-enjoy ko yung pagbiyahe. Pasyal-pasyal lang, at the same time na i-share ko yung aking mga ginagawa. Ano. Sige po, medyo papaspasan na natin ng konti para mabilis tayo makarating at baka maiwanan tayo ng mga booking doon. Okay, at i-update ko po kayo. At naibaba na natin mga katito bar yung drop off natin dito sa Batasan. At ngayon ay papunta na ako sa Lagro. At wala nang traffic. At dyan mga katito bar, update tayo, pambihira. Akala ko wala nang traffic dito kasi alas 10 na. May lalo pa palang tumitindi ang traffic dito pagkagabi na. Siguro may mga tinataas dito sa ano, sa linya ng MRT. Kaya nadapil na tayo dito. Hey. Ako'y kangina pa dito. Ay, kambira. At nandito na ako mga katito bar sa didelibiran ko sa Casa Milan, Nova Leches. Ito ay Greater Lagro. At ang problema dito ay parang sarado naman. Mukhang liliyok ako. What? Malayo yata ang nililikawan dito. May din na nga po ang nangyari. At ang aking sinasabi na kuhan, ako'y lumiyok daw muna at sarado na dito ah. Ay medyo malayo naman yung pagliyok. In 300 meters, turn left onto Venezia. Doon pa sa ibang gate. Kaya ako'y hidol na naman na ito. At naibaba ko na po yung mga damit. Sobrang ganda ng bahay, hindi ko na tuloy na ano. Hindi ko na tuloy na videohan kasi malamang pagbabawalan tayo. At sobrang napagod po ako dahil medyo marami-rami din 'yon. Po, pauwi na ako ng bahay at talagang good evening mga katito bar, tayo ay nakauwi na sa bahay at tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Tayo ay kanyang iningatang muli sa buong maghapon at naranasan po natin ang sobrang init ng araw. Kaya sa aking po mga kasamahan sa Lalamove na nagbabiyahe, lalo na yung mga nakamotor, magbaon po tayo ng tubig at iwasan po natin ang mic stroke ano. So, talagang ibang-iba na po ang init ng araw ngayon. Damang-dama din po yan ni Tito Bar kahit na tayo nakasasakyan. Ako po ngayon ay naka-8 biyahe sa buong maghapong ito. At marami tayong naranasan. May nagbuhat tayo ng mabibigat na
bagahe, pero kayang-kaya natin yan. Maraming salamat po, at tayo po ay ngayon ay 600 subscriber na. Wow! Salamat po. So sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe, ay baka naman i-support nyo po ang YouTube channel ni Tito Bar, at tayo po ay patuloy na mag-share ng ating karanasan sa pagbiyahe natin sa Lalamove sa araw-araw. Maraming maraming salamat po, at bye-bye!